sa pagkakabit po ng evaporator ay kailangan muna siguruhin yung kalagayan ng downspout doon sa housing na pagkakabitan ng evaporator. So importante po yan na malaman na walang bara para hindi po bumaha sa loob ng sasakyan kung sakaling gumagana ng maayos ang inyong evaporator, yung AC system. Pagka naglalamig po yan ay may tubig pong lumalabas o napoproduce ang evaporator. So diyan po tumadalo yun pinaka tubig niya. So importante na yan ay free flow po yan at walang bara. So unang-unang gagawin dyan ay titestingin kagaya niyang nakikita ninyo po. Hanggat maaari bago nyo yan linisin, siguruhin nyo na wala talagang bara. So bubuhusan lang naman yan ng tubig na may sabon para madulas yung daloy ng tubig. Unang-una sa loob, titignan nyo kung hindi siya tumatagas. Kaya po yan hindi tinatanggal para siguradong yung hose na, yung downspout hose niya ay nakapit-nakapit at hindi pa natatanggal doon sa plastic ng housing ng evaporator. So ibig sabihin, sigurado po kayo na walang leak na mangyayari dyan. So intact yung hose. Ibig sabihin, pag sinilip nyo yan sa baba, ay kailangan may makita kayong tumutulo dyan. Pag binuhusan nyo uli ng tubig doon sa taas. Ayan, kagaya po nyan, buong-buo yung tubig. Ibig sabihin, free flow po yung tubo, yung hose na nandyan sa downspout niya. So, ayan po yung HVAC unit. Ngayon, pag asigurado na po kayong walang bara, inyo na po itong linisin ng sabon. Sa ngayon, inilinis po namin yan ng evaporator cleaner. Yung chemical po na panglinis talaga ng evaporator. So, ayan po. Makikita nyo, namumuti na siya. So, konting babad ng konti. Tapos, ibubughan po yan ng hangin para maalis na yung mga dumi-dumi bago ikabit yung evaporator. Yan, dahan-dahan lang po para hindi magtalsikan kasi nasa loob po yan ang sasakyan. At hindi wala naman masyadong maapektuhan kung sakaling nagbubuga dyan. Dahil po yan hindi inalis, dahil sa para maiwasan yung pagkalat ng coolant na hindi na magastos pa para dagdagan yung coolant. Dahil nandyan po yung heater core na dinadaluyan din ng coolant mula sa makina. So para hindi po siya makatipid po kayo sa gastos, pwede na pong hindi tanggalin yung hose. At katulad nga po nung isang video na pagkatanggal, inusog lang. So ganun din po sa pagkakabit. Ngayon, ayan po yung bagong evaporator. Nakahanda na po yan. Kailangan po muna checkin yan isa-isa. Kung ano po ang kalagayan yan sa loob. Baka nakita nyo naman yan, may pipi. Sana naman walang damage yan sa packaging o kaya sa pagbiyahin yan. Ayan po yung sealing foams na dalawa po yan. Isa sa taas at isa sa baba ng HVAC housing. Then, yung pinaka-core ng evaporator po, kailangan wala siyang leak. Kailangan wala kang damage. Check ng maigi. Yung kanyang o-ring kompleto. Ayan po, dalawa. Malaki, maliit. Ayan po yung sa high at saka sa low pressure na supply.
ingat lang po sa pag-handle niyan dahil yan po ay napaka-sensitive din na material, manipis. Dahil po sa yan ay aluminum, eh madali po yung ma-damage. So ayan, kumpleto siya. May nakikita nyo yung liwanag sa kabila, ibig sabihin wala siyang bara din doon sa mga fins ng evaporator. Ayan po yung bagong expansion valve. So bubuksan na natin para maikabit. Pusa, kailangan wala rin dumi sa loob o bara na minsan na pa may nakasalpak na kung anong dumi dyan. At siguruhin na yung parts ay talagang sakto dun sa bagong evaporator. So lagyan ng applyan ng oil yung o-ring bago ikabit para hindi po ma-damage yung o-ring. Ayan po. Kabit din yung dalawang tornilyo niya. Gagamitan lang po yan ng T25 na Torx. Ayan po. Ipitan lang siya ng tamang-tama. Huwag sobra, huwag kulang. Yung sakto lang po. Madali lang naman po ma-identify yan kasi kailangan pag pihit, yung pinaka-end nung pihit eh, hindi na siya iikot pa. So, ibig sabihin nyo na yung pinaka-mahigpit niya. So, ayan naman yung thermistor. Yung luma yan, walang bagong supply niyan, pero gumagana naman yan. So, ikakabit nyo po ulit yan. Siguruhin lang na hindi siya na-damage din yung kanyang terminal. Yan, ibalik ulit dun sa, ikabit dun sa evaporator sa dating pinagpwestuhan. Titignan nyo yung dati kung saan nyo nakapwesto, saka nyo ipupwesto dun sa bago na same area din. So ngayon, ikakabit na siya dun sa HVAC housing. Dahan-dahan lang po. Ayan siya, hanggang sa lumapat yung reference dyan eh, yung sa expansion valve side. Meron pong nakasalong ano yan, yung pinaka ano niya, pinaka bintana nung kuan, nung expansion valve papunta sa labas ng sasakyan. So kailangan lapat na lapat po 'yon. Yung wiring ng thermistor kailangan po siyang ipwesto doon sa kanyang slot. Meron po yung naka-slot doon, nakahiwa po para sakto yung wiring na pagtakip niyo nung cap eh hindi siya maipit. Ayan po. Kailangan po pagkatakip niyan ay kailangan naka-align po ng maayos. So hanapin niyo po yung pinaka-eksaktong pwesto niyan bago niyo ilock. Ayan po yung dalawang lock niyan. Sa kabilang side marami pa pong lock ko yan dun. So pag na-i-align na po yung mga lock na yan, yan po pinanagsisilbing guide din. May isang guide sa may bandang gitna po yan na parang patusok. So pag naka-shoot na yon, shoot na lahat yan. So ayan, naka-ready na. Nakapwesto na rin yung wire. Ngayon, i-screwhan na lang po yan pagka naiayos na yung pagsalpak. So, iskruhan lahat, palitan yung ceiling foam nasa ibabaw. Kapag natanggal na po yung ceiling foam na yan, yung luma, eh pwedeng mag-overall check kayo isa-isa. Lagi pong paikot-ikot ang check po nyan. Baka may naipit na wire. Ayun po yung patusok na guide nasa ilalim na yon. Ayun po yung sa part ng expansion valve palabas.
So, ikutan nyo lang po yan para siguradong naka-align lahat ng cover bago iskruhan. Then, ayan po yung bagong ceiling foam. Isa-isa po ikabit yan sa ibabaw. Ayan po. Bali, may one-sided adhesive po na built-in na po yan. Pagtanggal ng kulay puti, yan na yung pinaka-adhesive na yan po yung sa expansion valve side. Ayan naman yung mahaba, yung sa ibabaw. Para sa hindi magkaroon ng leak, yung hindi magkaroon ng singaw, yung blower, yung pagbuga ng hangin mula sa blower papunta sa loob ng sasakyan. So, kasi nakalapat po yan dyan sa dashboard. Ayan po siya ang sumasalo ng paglapat po ng dashboard dyan. Siguro, yan po yung nagbibigay ng selyado sa pagitan ng dashboard at yung HVAC unit. Yung foam na yan. So, huwag nyo pong baliwalain yan kasi mahalaga pong parte at mahalaga ang pinagsisilbihan niyang foam na yan kahit ganyan lang po kaliit yan. So, kailangan maayos lang po din ang pagkakalagay bago isilyado ng tuluyan, ilagay na yung screw nag-iisa dyan sa ibabaw na yan kasi na matatakpan na yan ng foam. So, ayan po, nakakabit na yung screw. May isa pa dun sa kabila. Kabit ang foam tape. Isilyado nyo na po ng tuluyan. Ayan po. Then, i-screw na po lahat ng palibot. Then, ayan naman po yan sa expansion valve side. Ayan. Dahan-dahan lang po ng pagpapwesto kasi nakatanggal lang yung kulay puti. Ibig sabihin, konting dikit, talagang kapit na yon. So, mahirap na naman tanggalin. Mapupunit. Ayan po. Ipwesto lang po ng maigi. Medyo padukot po kasi yan, ayan po yung pinaka-view ng bahagi ng expansion valve na may foam tape. Ayan po ang nagsisilbing selyado noon mula sa hangin sa labas. Ayan, makikita nyo yung maayos na yan. Ganyan lang po siya pag kinakabit. So yan po yung mga importante points na kailangan tandaan pag kayo po ay nag-DIY. DIY pala, sorry. So, yung o-ring na yan, check din. Hanggat maaari, palitan niya ng bago para walang leak ang freon na tumatakbo dyan sa mga tubo na yan. So, ayan, may fog oil. Oil din po yan ng compressor ng air conditioning. So, yan lang din po ang i-apply dyan para hindi po magkaroon ng damage yung o-ring kung sakaling i-connect nyo na yung sa expansion valve. Kaya po dyan sa loob nilalagay nyo para mas madali accessible siya dahil sa labas napakahirap pong dukutin nun. So ayan po yung thermistor. Kabit din po yan. Pwesto dyan sa kanyang yung kanyang hook. May hook po yan. May plastic hook po yun. So ipwesto lang po ng maayos yun para hindi siya magpo-produce ng ingay. So, itong dalawang terminal, tandaan po yung maigi, yung puti sa taas, yung kulay blue sa baba. Dahil pag nagkapalit po yan, mababaliktad din po yung operation ng pagsuswitching ng mga ng mode motor, ng lamig at saka init na pagbubukas ng valves. So, ngayon, pag nakakabit na po yan lahat, pwede nyo nang i-mount yung HVAC unit. So, may dalawang nut lang po yan. Isa dito sa
kanan, isa dun sa kaliwa. Pwesto lang po maigi. Tapos meron pong isang number 12 nut po yan na sa labas naman ipinapasok. Dun sa baba. Ayan po. So, importante po muna may secure yan. Yung dalawang nut na yan. Ayan po, nagsisilbi ng nag-hold ng pinaka-alignment ng ng housing po. So, higpitan. Ngayon, ready na po yung blower ikabit. Ayan po yung blower. Blower unit niya. Nandyan po yung AC filter sa loob niyan, sa taas. Ayan po yung pinaka-blower motor sa baba. So, may dalawang kulay itim na bulb dyan. I-align nyo po yan, nagkoconnect na yan sa HVAC unit at blower unit. So, pag naisiguro nyo na yung, yan, yung dulong yan, pwede na ikabit yung nut, tatlong nut na nag-hold naman ng pinaka-housing. Ayan po, una sa taas. Then, meron niya sa kanan, hindi lang nakuna nung camera, hindi nakapwesto ng yung focus ng camera, eh medyo naalanganin yung pagkalagay. Pasensya na, kasi medyo masikip yung area sa loob ng sasakyan. Ngayon, pag mahigpit na po yan, ibig sabihin, sigurado na yung kondisyon ng evaporator nyo. So, ikabit lang po yung pinakahuli na nut. Pagka medyo hindi po naka-align, ulit-ulitin lang po yung naluwagan. Then, saka ikabit lahat. Kumpletuhin. Then, ayan po yung sa first air motor. Pag sinwitch po yan, eh yung hangin na nanggagaling sa labas, yun po ang papasok doon sa loob ng sasakyan. So, yun naman po yung sa HVAC control unit na terminal. Ayan po. Ayan naman yung sa resistor block. Then, sa blower motor. Then i-angla lang po ng katulad din dati yung ano pinaka yung hook ng wiring niya. So tatlo po 'yan, dalawa sa baba, isa sa taas. Ayan po, para hindi po siya mag-create ng ingay. Ayan na po yung pinaka route things ng wiring po. So, kumpleto na. Maraming salamat po.